Ngayong Agosto, ipinagdiriwang natin ang National Aspin o Asong Pinoy Day. Kaya taas ang kamay ng mga may alagang Aspin dyan. Kasama na ako dyan. Count me in. Total of 27 Aspins na po ang inaalagaan ko sa pangkasalukuyan ha. Pero may mga 3,000 na po akong napulot at naalagaan at napaampon. Yes, 3,000 na po. Mga rescue dogs po lahat yan. Pero alam nyo ba na may nakilala kaming isang senior citizen, taga Antipolo siya. Aminadong hindi siya dog lover noon, pero believe it or not, ngayon, naku, mahigit 200 aspin lang naman ang kanyang ampon. Ang ganda ng kwento niya. At maniwala kayo, marami pa kami na magsasabing, love ko si Bantay. Sila ang binansagang man's best friend. Dahil higit pa sa mga alaga, kapamilya na ang turing ng marami sa ating mga tao sa kanila. Sila ang ating mga tinatawag na fur babies. Walang iba kundi ang ating mga alagang aso. Dito sa bayan ng Antipolo, nakilala namin ang fur parent at bayani ng mga doggies, si Nanay Lea. Pero ang kanyang alagang aso hindi lang isa o dalawa, kundi mahigit 200 lang naman. Sumatotal, ang kanyang mga aso nasa 251 na. Kwento ni Nanay Lea, 2017 pa nang magsimula siyang mag-alaga ng aso. At ang kanyang unang baby, walang iba kung hindi ang Aspin na si Chuchay. Muntik na raw noong gawing pulutan ng mga walang habag at kaluluwang construction worker na katrabaho ng kanyang mister, ang kawawang aso. Ang asawa ko ay General Foreman, maghatid siya ng sahod sa mga tao doon sa barracks. Napasabay ako pagpunta, tapos may nakita akong asong nakatali. Tapos ang sabi, puro uwi na kayo, baka pwede antayin nyo mo ang kakatayin naming aso, gagawin pulutan. Kinausap ko yung founder ng magkakatay talaga sa kanya. Kinausap ko kung once nakatayin o galawin nyo yung aso, ipatanggal ko kayo sa trabaho. Sa halagang 500 pesos, binili ni Nanay Lea sa mga construction worker si Chuchay na ready na sanang gawin nilang asusena. At sabi nga ng kasabihan, the rest is history. Mula noon, nagsunod-sunod na ang pagre-rescue niya sa mga asong gala at napapabayaan. Buong pagmamalaki sa amin ni Nanay Lea, kahit pa nga nasa mahigit 200 ang kanyang mga alagang aso, kabisado daw niya lahat ng mga pangalan ng mga ito. Ito si Budoy-Budoy, si Chuchay, si Nike, si Brown, si Bruno, si Blackie, yan, si Mama, iyon si Blappy, ayon si Kinky. Pero ang big reveal, bago maging certified dog lover si Nanay Lea, dati pala siyang may phobia o takot sa mga ito. Bata pa lang ako, hanggang high school talagang hindi ako mahilig sa mga aso kasi talagang kinakagat nga ako, hinahabol ako palagi. Takot talaga ako, may phobia ako sa kanila. Kahit mga aspin ang alaga ni Nanay Lea, sa dami din ng mga ito ay aakalain nyo bang lahat sila kumpleto sa vitamins? Para kay Nanay Lea, hindi daw po biro ang magmahal at magtaguyod ng sandamakmak na aso. Sa pagkain pa lang, gulpi na. Gumagastos na siya ng tumataginting na 7,000 pesos kada araw. Hindi pa kasama dyan ang 500 pesos na bayad niya sa bawat katulong niya sa pag-aalaga. Aminado si Nanay Lea na madalas kinakapos siya sa budget. Nagla-live po ako pero may nagbibideo din sa akin. Secret kung sino po sila, abangan na lang natin. Handa na ba kayo? Malaking tulong daw ang pagla-live niya sa social media para ipakita sa mga tao ang kondisyon ng mga nire-rescue niyang mga aso. May mangilan-ngilan na nagbibigay ng pinansyal na ayuda. At nagpapasalamat siya dahil
hindi rin siya pinababayaan ng Panginoon. Pag nagpo-post ako, ang pumapasok sa GCash ko, swerte na ang 3,000. Pagka wala na talaga pagkain ng mga dogs ko, tatawag ako sa asawa ko. Kailangan ko talaga ng 4K. Mamamatay sa gutom yung mga aso. Magugulat naman ako talaga kahit anong 7,000. Tapos ang mga caretaker ko, every day na pinapasahod. Sipin mo, nairaos ko lahat. Ay talagang walang imposible sa kanya. Ipinakita pa sa amin ni Nanay Lea na the struggle is real sa oras ng paghahanda ng pagkain at mismo niyang pagpapakain sa mga ito. Nandito po tayo sa lutuan ng mga pagkain ng mga dogs ko. Ito po gano'ng ka, ilang kilo po yan ng bigas? Ito, 10 ito. Ano po ang sahog niyan? Manok, baboy. Ayan po oh, baboy. Masustansya kasi yung gulay. Dahil sa kabayanihan at kadakilaang ipinamalas ni Nanay Lea sa kanyang mga aso, hindi nakapagtataka na may mga taong napahanga sa kanyang kwento at handang mag-abot ng kaunting tulong. Dogs are not just dogs po, no? They are family na rin po para sa amin. So yun po yung nag-trigger sa amin. Every isang buhay po ng aso, every aso po, nagmamatter po para sa amin. So we believe po na deserve nila na mabigyan ng pet one, dog food. Diba, sabi nga nila, mawala ka nga lang ng isang oras, is just more of one day. Sabi nila, one day na yun sa kanila. Eh sa atin, kumbaga, wala na tayong pakialam kung iiwan lang natin sila, may food, etc. Kami hindi. That's, we come up for the tagline na we're pets are family. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Sobrang laking bagay kasi marami rin kaming, instead na ipamimili ko ng 1 week na dog food sa mga hihingiin ko pa yan, ibibili ko muna ng mga vitamins, antibiotics po nila. Pinakapon din natin ng libre ang mga aso para hindi na sila dumami at may ineksyon na rin na anti-rabies care of Dr. Mase Licuanan. Isa sa mga requirement kasi ng shelter is you have to be registered with the Bureau of Animal Industry. It is to protect the welfare of the animals. So dapat nakikikoordinate siya sa local government unit para hindi naman lahat ng burden ay nasa kanya. Ang PPBCC Veterinary Hospital together with the Philippine Pet Birth Control Center Foundation will help Ma'am Lea in spaying and neutering yung mga alaga niyang aso at pusa para hindi na ito dumami. Hanggang nabubuhay daw si Nanay Lea at hanggang may mga asong gala, hindi raw siya titigil na i-rescue ang mga ito at alagaan. Kaya ang kanyang panawagan sa gobyerno ay ito. Unang-unang panawagan ko talaga, hindi naman siguro ako na ganito kung wala sanang dog pound. Pagkatapos sa dog pound, anong mangyayari sa kanila doon? Ipapatayin lang naman sila eh. Pangalawa, yung gobyerno natin dito sa, limbawa, nasasakupan ako ng Antipolo, yung nasasakupan naman ng Bulacan or Cavite, dapat bawat mga lugar na ganun, merong shelter. Then, kapon, para may katapusan after 10 years. Tulad ni Nanay Lea, isa din po ako sa pilit gumagawa ng paraan kontra pagmamalupit sa mga kawawang hayop sa kalye. Sa isang tahanan, mayroon akong mga 20 aso at kaunting pusa na napulot, pinagamot, inayos ang kalusugan at pinaaampon sa mga mapagmahal at responsabling mga pamilya. Tingnan nyo naman si Jazz dati. Butot balat, wala nang buhok. Pero pagkaraan lang ng ilang buwan ng pag-aalaga sa kanya, ito na si Jazz ngayon. Kami na rin ang umampon sa kanya.
madungis at ginagalis. Pero ngayon, pagkatapos ng pag-aalaga sa kanya ng ilang buwan, heto na siya at minamahal ng bayaning umampon sa kanya. Ganito naman ang kuting na si Jordan, kamakailan lang, napulot namin sa basurahan. Pero heto na si Jordan ngayon, na naghihintay na lang ng mag-aampon at magmamahal sa kanya. Napakaraming kwentong masaya sa mga naisasalbang mga hayop sa kalye at mailayo sa mga walang kaluluwang ng aapi at kumakatay pa ng mga tao. And that's not all, kailan lang na iparanas pa namin ng birthday party ang aming mga rescue dahil birthday ni Lolo Ringo. Na ako po ay nag-aalaga at nagsasalba o nagre-rescue ng mga dogs and cats. Tulad pala din nating mga tao, kailangan din ang mga dogs na mas maikli ang buhay kaysa sa atin ay mayroon ding best life. Kailangan nakakakita sila ng ibang mga bagay at nakakapasyal sa ibang mga lugar. Masaya sila kapag ganoon. Kaya nadiskubre namin ang isang dog resort na indoors. Pwede silang maglaro, rain or shine. Ang mga bisita ni Ringo, kitang-kita na nag-e-enjoy namang talaga. And si Ringo, ang reason for the celebration. Meron na siyang sakit, kaya gusto namin best life na siya talaga. Medyo lolo na talaga si Ringo. He is a rescued pit bull. Pero matagal na rin namin siya inaalagaan. So may sakit siya ngayon. Kaya gusto namin mag-party-party na siya. Best life talaga. For our beloved Ringo, king of the kennel. Mwah! Mwah! Kung may party, dapat mayroong pabitin na may nakasabit na mga laruan. Nagkaroon din ng pagkakataong makapag-swimming ang mga aso at para sa mga hindi marunong lumangoy, sinusuotan ng life vest. Hindi din pwedeng mawala ang kainan. Gaya ni Nanay Leia, love ko rin si Bantay. Naniniwala ako na tayong mga tao ang dapat maging boses ng mga aso. Nakagaya ni Chuchay at Ringo na walang kalaban-laban at hindi kayang ipagtanggol ang mga sarili laban sa pagmamalupit at pagmamaltrato ng ibang masahol pa sa hayop na mga masasamang tao. Mga hayop man sila kung tawagin pero may karapatan din silang mabuhay ng mapayapa. Ligtas at masaya sa mundo. Kasama ang mga mapagmalasakit na tao. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito tanggal lahat, okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!